Hi everyone! Dry TV is here once again para magbibigyan naman sa inyo ang masishare naman ako sa inyo ng ating istoryang nakakatawa kahit hindi naman. So kung bago ka talaga sa aking channel, don't forget to like, subscribe, and hit the notification bell para masundan nyo pa ang mga susunod nating mga videos. So, tara! Si Juan at si Maria ay patagong nagmamahalan gawa ng si Maria ay pinagpapawalan ng kanyang mga magulang dahil gusto ng mga magulang niya na makapagtapos muna si Maria bago pasukin ang pakikipagrelasyon. Subalit ngunit natapwat si Maria ay likas na suwail, gumagawa po siya ng paraan para ang kanyang nobyo ay kanyang makakasama kahit na hindi siya lumalabas sa bahay. At dahil namimiss na niya ang kanyang nobyo at gustong-gusto na niya itong makasama, may nabuo silang isang plano. Plano na kakaloko. Ang sabi ni Maria, Juan, paano ba ang gagawin natin? Ayaw na ayaw akong palabisan ng nanay ko. Saan ba tayo pwede magkita? Gusto na kita makasama eh. At ang tanging sagot naman ni Juan. Ako din, Maria. Gustong gusto na kita makasama. So ganito ang mga dapat natin gawin. Mamaya, kakausapin ko ang aking mga kabarkada. Ganito ang gagawin natin. Pare. Meron sana akong hihingin sa iyong pabor. Oo, Bayuan. Ano ba ang pabor ang gusto mong hihingin? Importante ba yun? Oo, pare eh. Nasa lalay dito ang kaligayahan naming dalawa ng aking jowa. Ha? Kung ganun, pare. Napaka-importante siguro niyan at napakahalaga. Sige, tutulungan kita, pre. Simple lang naman ang gagawin natin, pre. Ganito yun. Kasi pare, nahihirapan kami magkita. Ayaw kasi palambasin si Maria ng kanyang mga magulang. So ito yung mga naisipan namin gawin. Balak sana namin na magganong, pare. Ha? Anong ganon? Pwede ba ka-explain, pare? Hindi kita masyadong maintindihan. Ano ba ibig sabihin na gusto nyo magganon? Eh, pare, namimiss na namin ang isa't isa eh. Eh, balak po kasi namin na magganon kami ng jowa ko. Eh, hindi siya makalabas kaya nakaisipan namin eh, pasok na lang sa butas. Anong butas? Hindi ko talaga maintindihan, pre, ano yung ibig mo sabihin. Bakit ano ipasok sa butas? Paano ba yun? Sa kami na yan, huwag mo nang alamin, pare. Basta ito na ang gagawin mo. Kapag tinapay kita, itiin mo lang ako ng idiin. Basta yun lang ang gawin mo. Papasanin mo ako. Tapos, pag tinapay kita, tandaan mo, pag tapik ko na sa'yo, idiin mo lang ako ng idiin. Yun lang. Ah, yun lang palang gusto mo. Sige, madali lang pala yung gusto mo. Eh. Sige. At dali-daling pumesto si Maria doon sa butas na kanilang pinag-uusapan ng kanilang jowa. So habang siya ay nakaupo na doon at pumesto na, biglang nalaglag ang takip ng kaldero sa kanilang kusina. So agad-agad naman tinawag si Maria ng kanyang nanay na kasalukuyang ito naman ay namamalansya. Oy Maria! Tingnan mo nga yung kaldero natin sa kusina, nalaglag yung takip, baka kinain ang pusa yung ulam natin. Sabi ng kanyang nanay. Eh, nanay naman eh, hindi yun, wala yun, ano ba? Naisturbo mo naman ako dito, eh wala yun, hindi kakainin ang pusa yun. Agad na sagot naman ni Maria. Hoy, ano ka pang bata ka? Kita mo naman na busy ako nito na mamalansya. Puntahan mo ngayon doon sa kusina. Kung kakainin nyo ng pusa ulam natin, wala tayong kakainin bukas. Tingnan mo nga doon. Eh,
Si nanay naman kasi, istorbo, may ginagawa yung tao eh. Agad nasagot ni Maria sa kanyang nanay. Uy, ano bang ginagawa mo dyan? Bakit di ka maalis-alis dyan? Ano ba? Ano bang ginagawa mo dyan? Ano? Pupuntahan kita dyan. Ay, oo na. Sige, puntahan ko na sa kusina. Puntahan ko na yung pusa doon. Sagot naman na nagdadabog na si Maria. Nagtataka ngayon ang nanay ni Maria kung bakit di halos maalis-alis si Maria sa kanyang pwesto. Kaya nagiging kuryoso ang kanyang nanay at pinupuntahan ang pwesto kung saan si Maria nakaupo. Laking gulat ng nanay ni Maria nang nakita niyang may nakatayong parang kobra sa may butas. At gumagalaw-galaw pa ito. Kaya ngayon natatakot ang mama ni Maria. Ang ginawa niya, kumuha siya ng plansya kasi sa pag-aakalang iyon na isang kobra. Dali-dali niya itong pinaplansya. Kasalukuyan naman sa baba habang tinatapik ni Juan ang kanyang kaibigan gaya ng usapan na sa tuwing tapik niya is ididiin niya na ididiin si Juan. Ganun nga ang nangyayari. Tinapik ni Juan ang kanyang kaibigan para sinyalis na siya ay ibaba. Pero gaya ng kanilang usapan, diniin siya ng diniin hanggang sa masunog lahat ang kanyang pare.